What's up, Blueies? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kakalimutang mag-subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Ay kwek-kwek mukbang. Tapos, magkakaroon tayo ng Q&A. Siyempre, nag-post na naman ako sa social media ko at sabi ko sa kanila, magtanong sila ng mga iba't ibang tanong. Gusto ko yung mga seryosong tanong para may mga ganahan naman akong masagot at gusto ko yung mga seryosohan ngayong araw na to. So, simulan na natin. Kanina, gumawa kami ng mga iba't ibang kwek-kwek since kwek-kwek mukbang ang gagawin natin ngayon. Naglagay kami ng mga variety ng kwek-kwek. What? Gusto ko kasi different colors of kwek-kwek. So, kaya nakikita nyo naman ito. Kita ba? Orange. Then next is violet. Next is green. Yellow. Tapos brown. Brown siya, guys. Light brown lang. Ang last is, ayan, black. Hindi ko alam bakit black, pero kanina, gray talaga to. So, since naprito na siya, naging black na siya. So, ayan, habang nagko-Q&A tayo, mukbang-mukbang lang ang ganap natin. Kwek-kwek mukbang, kasi dapat street foods mukbang gagawin ko. Pero, tinamad ako maghanap ng kung ano-anong street food. So, naisip namin ang pamangkin ko, gumawa na lang kami ng kwek-kwek para kwek-kwek mukbang. Ang first question natin ay, bakit maraming taong mapanghusga, porkit ba bakla ka, lalait-laitin ka na lang? What the fuck? Para sa akin, hindi naman dapat porkit bakla ay nilalait-lait. You know what? You are living in the world full of judgment. So, kahit naman anong gawin natin dito, kahit naman hindi ka bakla, may mga hinuhusgahan at hinuhusgahan din naman. Yes, totoo naman kasi. Pag kadikit na ng salitang bakla, ang lait. So, minsan dapat magpakatibay ka na lang. Being gay, dapat mas tibayan mo pa ang loob mo. Kasi kapag nagpakita ka ng kahinaan sa kanila at nagpa-apekto ka sa mga sinasabi nila, talo ka. Para sa akin, hinahayaan ko na lang kung nilalait nila ako. Kasi may times naman talaga din. Kapag minakita mo naman din hindi ka kalait-lait, mismo sila mahihiya silang laitin ka. So, ipakita mo na lang din dapat na hindi ka pumapatol sa kanila kasi ang mga nang-aasar o yung mga nang-uhusga, kapag nakikita nilang affected ka, gagalingan pa nila. So, better to ignore them. Nang sa ganun, hindi ka na rin nila husgahan at laitin. Next tayo sa second question. Ano ang tanong na ayaw mo na ulit itanong sa'yo? What? May pag-asa ka pa bang maging lalaki? Nagka-girlfriend ka na ba? Bakla ka ba? Ayun yung mga tanong na ayaw ko na talaga itanong sa'kin kasi nakakairita, napaulit-ulit na lang kasi, di ba? Sigit ko nga. So, ayan, next question tayo. Ano pong mga ginagawa nyo during quarantine days? Ang mga ginagawa ko during quarantine days is nagbo-vlog ako. Tapos, nag-watch ako ng mga YouTube tutorial kung paano mag-edit ng vlog. Actually, inaaral ko talaga yung mga editing skills para sa mga vlogs ko. Gusto kong matutunan pa kung paano mag-edit ng mga quality videos. Nang sa ganun, makapag-upload ako sa YT channel ko ng maayos at yung effects niya, eh, magaganda. Kami na pala pang ito. Konti lang kasi sobrang tamis ng susawat. Next question tayo. What was your worst experience being a handler of an artist? So, para sa akin, is yung kapag ka, yung mga artists ko, ilumilipat sila ng ibang management or ibang handler. Like, parang nakita nila na much better sa akin. Na, kapag nakita nila na medyo angat, medyo lamang,
iniiwanan ka na nila. Yes, totoo yan. Yung kapag ka nakikita nilang mas lamang to dyan, ganyan. So ayan, ay yung pinaka worst experience na naranasan ko sa pag-handle ko sa artist. Kasi siguro hindi sila nasa-satisfy sa kung anong meron lang sila. Hindi sila nasa-satisfy sa kung anong meron lang ako. So naghahanap sila ng much better or lamang sa akin. So ayun, lumilipat sila. Ayun yung pinaka worst experience that I ever experienced. So next question na tayo. What is the moral lesson in your life that you will never forget? Moral lesson, no? Kwento? Story? Hindi, joke lang. Lahat naman tayo is may moral lesson. Para sa akin, yung moral lesson that I've learned in my life is yung you cannot please everybody. Paano ko nasabing you cannot please everybody? Kasi alam mo, sa mundong ito, isa sa mga na-realize ko is kapag ka nakakaangat ka sa buhay, kapag ka nasa taas ka at nakakaangat ka, lahat sila sasabit at kakapit sa'yo. Kapag ka nadadown ka naman at nasa ibaba ka, lahat sila makikitapak sa'yo. Minsan makikita mo pa, yung maakala mong kaibigan mo at yung maakala mong sumusuporta sa'yo, eh tatapakan ka din pala. What the fuck? So you cannot please everybody. So bakit kailangan mo pang i-please sila kung alam mo naman na kahit anong gawin mo, eh hindi naman din talaga nakaka-please para sa kanila. Para sa akin, ang gawin mo na lang eh, you enjoy your life kasi hindi mo in-enjoy ito. Hindi mo alam kung paano ka sasaya. Lagi mong tatandaan, you only live once. Isang beses ka lang pwedeng mabuhay. So gawin mo na lang yung dapat makakapagpasaya sa'yo. Yun lang naman yung dapat mong gawin dito sa mundong to. Kaya ayun. Hindi mo gagawin yung isang bagay is gusto mo kasi para ma-please mo yung isang tao. Hindi mo gagawin yung isang bagay is para matuwa sa'yo yung tao. Gagawin mo yung lahat ng bagay na gusto mong gawin is para makapagpasaya sa sarili mo. So next na question na tayo. Sino or ano yung bagay na pinagsisisihan mo pero gusto mo pa rin? Siguro yung pagtitiwala. Ay yung bagay na pinagsisisihan ko, yung nagtitiwala ako sa iba't ibang tao. Mabilis ako magtiwala. Pinagsisisihan ko yung pagtitiwala, yung mabilis magtiwala sa iba't ibang tao. Pero nagagawa ko pa din at ginagawa ko pa rin. Kasi di ba parang pag pinakitaan na tayo ng kabutihan, mabilis tayo magtiwala sa tao. So ganun kasi ugali ko, yung bilis-bilis ko magtiwala. Kaya at the end of the day, ayun, nasasaktan ako, ginagawa ako ng mali, ginagawa ako ng kasalanan. So ayun yung pinagsisisihan ko, yung pagtitiwala. But yet, nagagawa ko pa din or ginagawa ko pa rin. Next question na tayo. Sa lahat ng problema na dumating sa'yo, ano yung na-realize mo? Siguro yung na-realize ko na hindi ka dapat nagtitiwala sa kahit na sino o sa kahit na ano. What? Kasi at the end of the day, sarili at sarili mo lang naman yung magiging kakampi mo sa mundong ito. Pwede ka naman magtiwala, pero wag na wag mo lang talagang ibibigay yung buong-buong tiwala mo. Kasi hindi mo masasabi. Kasi sa totoo lang, wala ka namang ibang magiging kakampi kung hindi ang sarili mo lang. Kasi katulad doon, yung mga inaakala mo kaibigan mo, yung mga inaakala mo na nandyan para sa'yo, pagka nasa down moment ka na, yes, nandiyan pa rin naman talaga yung iba, pero yung iba kasi talaga, mas karamihan, nawawala. Ito naman sinabing huwag na huwag ka magtitiwala kahit sino. Pero ang sinasabi ko lang naman dito is, lagi mong iisipin na mas dapat mahal mo ang sarili mo. Kasi at the end of the day, sarili at sarili mo lang naman ang magiging kakampi mo. O ang dapat na pagkatiwalaan mo sa buhay mo ito. So, ayan. Next question na tayo. Next question.
Ano pong message nyo sa mga nakakaranas ng depression? Nakakaranas ng depression, para sa akin, dapat unang-unang gagawin nyo, makipag-usap kayo sa tao. Sa mga nakakaranas ng depression, laging-lagi yung dapat tandaan na hindi kayo pwedeng mag-isa. Kasi kapag mag-isa kayo, doon kayo lalamunin ng kalungkutan. Doon lalamunin yung katawan nyo ng sistema ng kalungkutan, sistema ng anxiety or whatever. So, dapat, unang-una nyong gawin is makihalubilo kayo o makipag-usap kayo sa tao. Pangalawa, dapat mas mahalin mo ang sarili mo. Kasi kapag mahal mo ang sarili mo, kahit hindi ganun karami yung taong nakakausap mo, mas kilala mo ang sarili mo at the same time, mas mahal mo ang sarili mo, hindi mo kayang saktan ang sarili mo. Kasi normal naman dumating sa buhay natin ang depression. Normal na malungkot tayo. Pero dapat piliin natin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Pangatlo, i-focus mo yung sarili mo sa ibang bagay. Like, i-focus mo yung sarili mo kung paano ka malilibang. Kasi kapag ka wala kang ginagawa, mas lalo ka pang aatakihin ng depression. Kapag busy ka, hindi mo napapansin na natatapos na pala yung buong araw, yung ganyan. So dapat ituon mo yung sarili mo sa mga bagay na makakapagpalibang sa'yo. So ayan, ayun yung tatlong bagay na para sa akin, masasabi ko sa mga taong nakakaranas ng depression. Next question. Bakit iniisip ng tao na di sila worth it? Actually, hindi yan normal na pag-iisip. It's a sign of anxiety. Ayun yung mga bagay na iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat. Ayun yung hindi tayo worth it. Hindi natin deserve. Wala tayong halaga. Ayun yung mga anxiety eh. Isa yan sa mga anxiety na iniisip natin hindi tayo worth it. You know what? Ikaw, worth it ka. Nasasabi mo lang yan kasi nilalamon ka ng kalungkutan or nilalamon ka ng anxiety mo. What? Lahat tayo worth it. Lahat tayo deserve. Lahat tayo dapat iniisip mo na karapat-dapat. Sadyang yung mga taong pinaglalaanan lang natin ang efforts, oras, or mga bagay na ginagawa natin para sa kanila, eh hindi nila na-appreciate. What the? Kasi kung na-appreciate nila yan, mapifeel mo na worth it ka. Eh since hindi nila na-appreciate, feeling mo hindi ka tuloy worth it. So wala sa'yo yung problema, nasa tao yon. So piliin mo yung mga taong kayang umappreciate sa'yo. Piliin mo yung mga taong kayang suklian yung mga bagay o yung mga effort na binibigay mo o ginagawa mo para sa kanila. Kasi nang sa ganun, mapifeel mo naman na worth it ka. So last question na tayo. Bakit yung mga advice mo hindi mo ma-apply sa sarili mo? What? Dahil sa tanong na to, nauso ang kasabihang no man is an island. No man is an island kasi ibig sabihin, walang tao ang kayang mabuhay sa iisang isla. So sa madaling salita, hindi ka pwedeng mabuhay nang mag-isa ka lang. Kasi kung kaya mo na rin namang i-advise yung advice na binibigay mo sa ibang tao, edi hindi mo nakakailanganin ng ibang tao na magsasabi pa ng mga kamalian mo or kung tama ba o mali ang ginagawa mo. Or kung nararapat ba o di nararapat ang mga bagay na yun sa'yo. Yung mga bagay na akala natin, kaya na natin, pero hindi. Nagagawa nating ma-advisean yung ibang tao, pero sarili natin, hindi natin kayang advisean. Kasi nga, kailangan ibang tao ang nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin. What? Kung kaya ko na rin naman palang mag-advise ang sarili ko, hindi ko nakakailanganin ng ibang tao para itanongin kung okay pa ba? Mali na ba ang ginagawa ko? Tama pa ba ang ginagawa ko? Ganun yun eh. So kaya hindi natin na-advise yung mga binibigay natin sa ibang tao, sa sarili natin. Kasi ang kailangan natin, ibang tao ang magsabi sa atin. Alright guys, tapos na tayo sa ating mukbang.
ating videos ngayong araw na to. So, hindi ko na naubos. Pero, out of 50 pieces, eto na lang naman yung natira. Sobrang dami, nakakaumat. Feeling ko din naman, hindi ko kakayanin. Kasi kapag inubos ko lahat to, baka naman high blood din ako kasi itlog to. Kaya hindi ko naubos. So now, let's proceed to shout-out! Shout-out kay Ada Pearl, Kimberly Marson, Krisa Ann Celestra, Jana Pascual, Shane Leslie, Chris Delgado, Samuel Lee Pangilinan, Romisel San Miguel, J.A. Macalino, at kay Jomari Cornejo. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa akin. At shoutout nga pala sa mga Bluebies ko ng patuloy na nagmamahal sa akin all the way. 2,000 mahigit na ang subscriber natin. So sana mas dumami pa ang mga subscribers sa mga susunod na araw. If you like this video, don't forget to like and share and comment down below sa mga gustong magpa-shoutout at sa mga gusto nyo pang challenges na gawin ko for my next vlog. Yun lang. Love you!